Matagal na ako noon na pinipilit ng nanay ko na sumali sa Sagala. Hindi naman sa pagmamayabang pero sa probinsya namin noon, isa ako sa may pinakamagandang mukha. Tako pansin talaga ako noon kahit na 15 anyos pa lang ako. Pero dahil lumaki akong mahiyain, ayaw na ayaw ko talagang sumasama sa mga ganyan, partikular sa mga Sagala. Buwan ng Mayo noon, abalang-abala na naman yung nanay ko. Ilang araw na lang kasi, magsisimula na ang Santa Cruzan. Isang gabi noon, umuwi si Mama. Abalang-abala siya. Merong siyang dalanggaw na sabi niya, inarkilan niya pa raw sa bayan. Pinag-ipunin niya pa raw yun para lang makasali na ako. At dahil gumastos na nga si Mama, nahaya na akong tumanggi. Kahit ayaw ko, nakonsensya ako sa ginawang effort ng nanay ko. May ilang araw pa naman bago ang Sagala. Dinisbay muna ni Mama yung gown sa sala namin. Maganda po yung gown. Kulay itim siya at may halong puti. Pero mukhang luma na siya. Ang sabi ng Mama ko, may swerteng dala daw yung gown na yun. Ewan ko ba kay Mama. Naniwala siya doon sa sinabi ng nirentahan niya. Isang gabi po ulit, nagtatahi lang ako ng damit ni Papa sa may sala. Sa bandang gilid, nakatayo po yung gown. Maya-maya, napansin ko po na parang gumalaw yung gown. Akala ko nung una nasagi lang ng pusa namin. Hindi ko na muna pinansin. Pero mas malala na ang sumunod na nangyari. Para kasi naglakad ng ilang hakbang yung gown. Napatayo nga ako sa kinauupuan ko noon. Sinilip ko sa baba ng gown kung may pusa. Pero wala naman. Tinawag ko na si Mama noong mga sandaling yon. Pero mukhang tulog na sila sa itaas. Nang biglang gumalaw ulit yung gown, hindi na ako nagdalawang isip tumakbo palabas. Nakasalubong ko nga si Papa. Tinuro ko naman yung gown. Nagtaka naman ako. Bumalik kasi siya sa dati niyang pwesto. Kinabukasan, pinapasukat sa akin ni Mama yung gown. Inayawan ko, kaya nag-away na naman kami. Ang sabi ko sa kanya, ayoko nang sumali. Nagkatampuhan kaming dalawa noon. Pero ayoko na talaga. Iba na kasi talaga yung pakaramdam ko sa gown na yun. Parang may mali. Sinuli na nga lang ni Mama yung gown. Nabawi niya yung pera niya pero kalahati lang. Dahil doon, busit naman siya sa akin. Dumating po yung araw ng Sagala. Nakita kong sinuot yun ang inaanak ng Papa ko na si Kimberly. Umuwi na lang ako sa bahay. Hanggang gabi, nagmukmuko lang ako doon. Ilang oras matapos yung Sagala, umuwi yung kapatid kong si Angeli. Binalita niya sa amin na may bangkay daw na nakita sa kalsada. Nabigla naman kaming lahat ng malaman namin kung sino yun. Si Kimberly daw. Natagpuan na may hiwa na malalim ang tiyan. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa kanya. Pero may iniwan na sulat si Kim sa kwarto niya. Ang sabi niya sa sulat, doon daw sa gaw na ginamit niya sa Santa Cruzan. May nilalang doon na nagmamayari. Ginugulo daw siya. May ikli lang sulat. Yun lang talaga yung nakalagay. Specific na specific. Natamimi nga si Mama sa nalaman namin. Kahit mahirap maniwala sa nangyaring kababalaghan, kinabahan din si Mama. Kasi kung sakali pala na ako ang sumuot noon, baka ako pa yung namatay. Para kasing yung gown, may sumpa. Yung tatay ko, gigil na gigil kay Mama noon. Pinagdidikdikan niya na, buti na lang, hindi ako. Napakakulit daw ni Mama. Gusto pa raw patayin yung anak niya. Si Mama naman natahimik lang. Kasi out of the line na talaga siya eh. Pilit siya ng pilit noon. Humingi na lang din siya ng paumanhin. Pinuntahan nga ng magulang ni Kimberly yung pinagrentahan ng gown. Kaso, wala ring alam yung may-ari. Ang sabi ni may-ari, may isang babae daw na nagbenta sa kanya noon doon. Murang halaga lang daw kaya binili niya. Tapos noon, hindi naman daw niya alam kung sino yon. Parang dayo lang. Hanggang sa mga panahong to, nananatiling misteryoso pa rin sa aming lahat ang kamatayan ni Kimberly. Tuwing Santa Cruzan, kuwento-kwento pa rin sa amin.
na yung may-ari ng gauna. Siya yung pumatay kay Kimberly. Taong 2005, nakitara pa kami sa Padre Garcia, Batangas. Naalala ko pa noon, gustong-gusto namin ng sagala. Bukod kasi sa nakakakita kami ng mag-agandang babae, nagkakaroon pa kami ng racket. Gumagawa kasi kami ng recycle na gawin ng mga kasali sa sagala. Bukod pa doon, tagahawak din kami ng haligi ng magkabilang ari ko. Matagal na namin ginagawa yun, kaya kabisado at sisiw na lang sa amin ang trabaho. Noong araw ng sagala, sa nasabing taon, ang weirdo nang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Rico. Ayaw niya rin kasing tumuli sa sagala. Bigla na lang daw ko siyang kinabahan. Minilit ko nga siya na sumama pa rin. Sayang kasi yung ibabayad sa amin. Anak ba naman ni Konsehalyo sa asamahan namin. Kaya sa huli, nakumbinsi ko si Rico na tumuloy. Kinabukasan, hapon pa lang ay abala na ang lahat sa paghahanda sa parada. Handa na rin yung anak ni Konsehalyo si Tin. Siya yung pinakamaganda sa street namin. Kaya siya yung pambato namin. Maayos naman na nagsimula ang sagala. Masaya yung mga tao sa paligid. Pero sa kalagitnaan ng parada, napahinto kami. Meron kasing bumangga kay Rico. Isang lalaki na nasa edad 40 yata hanggang 50. Dahil naantala ang lakad namin, na bad trip si Rico sa lalaki. Pero yung lalaki, tumingin lang sa amin saglit. Sabi naglakad na rin palayo. Hindi naman mahabol ni Rico kasi nga hawak namin yung ari ko. Pinakalma ko na lang siya. Binalik namin yung atensyon sa sagala. Lumipas ang mga oras. Natapos na rin yung mga ganap. Nagpapahinga na kami sa bahay ni Rico noon. Pero sa isang iglap, bigla na lang siyang pumagsak sa lapag. Bumubula ang bibig. Sumusuko siya ng kulay berde at malapot na tubig. Agad namin siyang tinakbo sa ospital. Naagapan pa si Rico noon. Tumagal pa nga siya ng 2 oras sa ospital. Ang sabi ng mga sumuri sa kanya, may nakitang lason sa katawan niya. Bandang 10:00 ng gabi, nagulat kaming lahat sa nangyari. Sa bibig po ni Rico, may lumabas po na scorpion. Dahil doon, hindi na po siya nagising. Mumula ulit yung bibig niya. At unti-unti, nalagutan po ng hininga. Malaki ang hinala ng pamilya ni Rico. Nilason siya ng taong nakabangga niya sa sagala. Hindi ko alam kung anong klase ng tao yung lalaking yun. Pero sa pagkakaunawa ko, para siyang makukulam o isang mambabarang. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Roy. Ibabahagi ko lang po yung experience namin ng misis ko. Dati po, staff po kami sa isang barangay noon. Party kami ng misis ko sa pagpapanatili ng kaayusan. At isang beses nga, naatasan kami na kami rin magbantay sa sagala. Kumbaga, kami raw yung magsusupervise doon. Inabot na ng gabi ang sagala. Marami kasi naging aberya sa ibang sumali. Mabuti nga natapos na. Alas 8 na nang maghiwa-hiwalay na ang lahat. Habang kami naman ni Mister, sandaling naiwan sa tapat ng simbahan. Yung isang nanay na buntis kasi, merong nare-reklamo. Ayon sa kanya, may napansin daw siyang babae sa sagala. Tingin-tingin sa kanya, sinusundan siya kahit saan siya pumuesto. Nakasuot din daw yun ang gown, kaya akala ng buntis, kasali yun sa sinigawang sagala nga. Natatakot yung buntis ng mga sandaling yun. Iniisip niya na baka ang sumusunod sa kanya, baka raw aswang. Pinakalaman naman namin siya. Pinaliwanag namin sa kanya na hindi naman totoo yung aswang. At para gumaan ang kalooban niya, sinamaan na lang namin siya sa paglalakad. Habang tinatahak namin ang daan, naisipan kong itanong kung anong ginagawa niya sa sagala. Hindi naman kasi siya kasali. Wala rin naman kami nakita na kasama niya. Pero ang sabi niya, sumabay lang daw siya sa sagala. Gawa nga nang natatakot siyang maglakad na mag-isa, lalo pa't nakasunod daw yung misteryosong babae. Nakiusap siya sa amin noon. Ihatid na namin siya sa kanila. Napaiba na yung daan namin ni Mrs. pero okay lang, trabaho namin yun eh. Medyo lumilibib na nga yung dinadaanan namin. Wala nang gaalong dumadaan.
Tinanungan namin yung babae kung saan nga ba talaga siya nakatira. Pero nauna lang siya sa paglalakad. Tapos maya-maya, huminto siya. Napatigil naman kami. Inulit ko yung tanong. Dahan-dahan siyang humarap. Nagtaka kami kasi bigla na lang lumiit yung tiyan ng babae. Nakatingin lang siya sa misis ko. Partikular sa tiyan niya. Noong mga sandaling yun, nag-iba na yung reaksyon ng babae. Hindi ko alam pero kinakabahan na ako noon. Hinawakan ko na nga yung misis ko. Napatras kami kasabay ng pagiti ng babae. At dito na sinabi ng babae na buntis na yung asawa ko. Paano niya nalaman yun? Kami nga hindi. Dito na namin napagtanto na siya pala yung aswang. Nalilang niya kami. Hindi na kami nagsayang ng oras. Umalis na kami ni misis. Pero paglingon namin, nakita namin na sinusundan na rin kami ng babae. Hindi kami makaatakbo lang mabilis noon. Meron kasi akong pilay noon. Tapos si misis ko, nalaman din naming muntis nga. Pero sa awa talaga ng Diyos, may dumaan pong isang truck. Pinara ko agad yun. Nakilala ko nga yung driver eh. Kumpare ko pa. Kaya pinasakay niya kaagad kami. Pag-akit namin ng truck, nakita namin yung babae nga sa gilid ng kalye. Masama ang tingin sa amin. Nanilisik yung mga mata. Nang makauwi kami ng bahay, dito na po kami nakahinga ng maluwag. Hindi namin inakala na yun pala yung aswang. Ilang araw ko ang hindi minalabas ng bahay si misis. Pero mabuti na lang din, hindi na po nagpakita pa yung babae. Napapaisip nga kami ng asawa ko noon. Baka kasi bukod sa amin, baka meron pa siyang nabiktimang iba. Kakaiba pa naman yung taktika niya. Nagpapanggap na buntis, tapos dadalhin ka sa liblib. Nakakatakot. Taga-summer po ako. Bata pa lang ako. Madalas na akong pumunta sa mga masusukol na gubat. Paano ba naman kasi? Gustong gusto kong nanguhuli ng bayawak at ahas. Binibenta ko kasi yun sa bayan. Ang sabi nila, binibenta rin daw nila sa Chinese. Ewan ko kung totoo. Isang gabi po noon, pauwi na sana ako. Pero meron akong natanong na kakaiba. Maraming tao. Pila-pila sila naglalakad. Take note po ah. Nasa gubat po ako noon. Nang lumapit ako ng bagya, napansin ko na parang nakasuot sila ng mga gown. Puro sila babae. Kahit madilim, kitang-kita talaga yung magaganda nilang suot. Naguluhan nga ako. Kasi may mga bitbit silang ari ko. Hindi ko nga mabasa yung nakasulat pero nakuha ko na agad kung anong ginagawa nila. Santa Cruz na ata yun o yung Sagala. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kasi sa gitna pa ng gubat? Lalapit nga sana ako pero bigla silang huminto. Sabay-sabay silang lumingon sa kinaroroonan ko. Ako naman, napatago sa mga halamanan. Pagsilip ko ulit sa kanila, napansin kong parang malapit na sila sa akin. Nagtaka nga ako kung papaano nangyari yun. Nakaramdam na ako ng takot at gaba. Nagbandali na akong tumakbo paalis. Sa tulong kasi ng sinig ng buwan, nakita ko yung itsura nila. Hindi sila pangkaraniwan ng mga tao. Noong umaga na, kinuwento ko agad yung nangyari sa kuya ko. Hindi nga siya naniniwala sa akin eh. Sabi niya gumagawa lang daw ako ng kwento. Pero nagpustahan kami. Nakapagtotoo ka ako ang sinasabi ko, halikan niyo yung puwet ko. Pero pag hindi naman, kakain daw ako ng ipot ng manok. Pumayag ako. Kasi alam kong totoo yung nakita ko. Kaya nang alas 9 ng gabi nung araw na iyon, palihim kaming umalis ng bahay ni kuya. Pinuntahan namin ng gubat. Habang naglilibot-libot kami, nakarinig na kami ng mga hakbang. Nagtutunugan yung mga tuyong dahon. Hinila ko nga si kuya sa gilid. Ilang sandali lang, lumitaw na ang misteryosong Sagala. Nanlaki yung mga mata ng kuya ko. Hindi siya makapaniwala na may lilitaw ngang ganun. Napayas nga ako ng tahimik nun eh. Sa wakas, naisahan ko ang kuya ko. Halikan niya ang puwet ko.
Tahimik lang na naglalakad yung mga nasa sagala. Pero sa pagkakataon na yon, may mga dala na silang kandila. Dahil doon, nagluwalag tuloy yung gubat. Pinagmasdan lang namin ni Kuya ng maigi. Nang medyo malapit na sila, napakapit na lang ako sa kuya ko. Yung mga mukha kasi nila, parang mga bungo na, pero may konting balat pa rin. Alamin parang bangkay na nabuhay. Ganun na ganun. Natakot na nga rin si kuya noong mga sandaling yun. Lalo pa, nang bigla silang napalingon sa amin. Bigla lang akong binuhat ng kuya ko. Pinasan niya ako sa likuran niya. Madali kami tumakbo paalis doon. Pero sa tuwing lilingon ako sa likuran ko, parang kahit anong bilis namin, nagagawa nila kaming sundan kahit naglalakad lang sila. Nang malapit na kami sa kalsada, dito na po sila gumawa ng ingay. Para silang kumakanta o nag-oorasyon. Medyo masakit sa tenga. Muntikan pa nga kaming hindi makaalis. Buti na lang, nagpagulong na lang kami pa ibaba. Nasugat na lang sa paa si kuya kasi sumabik siya sa may halaman. Pero kayang-kaya naman, sini naman sa sugat yon. Mula nun, hindi na kami kailanman bumalik sa gubat na yon. Wala kaming ideya kung anong tawag sa mga nakita namin. Nalaman din nga namin sa ibang matatanda na noong panahon pa doon ng Kastila, may mga nagpapakita ng ganon. Pero hindi raw doon sa gubat. Kahit napatunayan kong totoo yung nakita ko, syempre, kuya is kuya, wala akong nagawa. Imbes na mapahali ko siya sa puwet ko, nabatukan pa ako ng kuya ko. Pero ang importante, napatunayan ko sa kanya na hindi ako gumagawa ng kwento.